Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli sa ating lahat. So for today's vlog, eto pag-usapan natin about dito sa vlog ni Mr. Bente Boy Vlog, no, mga kasukay, mga kalingap. Yung huling vlog niya is yung sinamahan niya itong si Bombay at si Madeline sa pagpa-check up sa doktor, mga kasukay, mga kalingap. Pero, mayroon akong napansin dito kay Mr. Bente Boy about sa kanyang thumbnail. So, bago natin simulan yan, mga kasukay, mga kalinga, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe al Santos Matubang, Kalinga Frab at Edna Vlogs at support din po natin si Mr. Bente Boy Vlog. So, ito, based sa aking naobserbahan, pag-usapan natin at syempre, ano nga ba yung naging result ng check-up ni Bombay at ni Madeline. So, tara! Panoorin po natin ang video na ito. So ito nga mga kasukay, mga kalingap, si Bombay ay sinama din ni Mr. Bente Boy para ipa-check up dahil ayan nga yung kanyang paa is namamaga tapos hirap siyang maglakad. So agad-agad na isinama ni Mr. Bente Boy, syempre kasama din si Madeline kasi para malaman yung result, makukuha nila yung result nung pagpa X-ray kay Madeline, mga kasukay, mga kalingap, at si Bombay ay sinama din para malaman kung ano ba yung nangyari sa paa ni Bombay, bakit namamaga at hirap siyang maglakad. So alamin natin, mga kasukay, ano ba yung resulta ng paa ni Bombay at kay Madeline. Tara, panoorin po natin ito. Dok, ang TV po namamana yan? Hindi. Hindi siya, sir, namamana. Nahahawa po. Nahahawa. No, kasi marami sa Pilipinas talaga. Natakot ito ng sa'yo kasi yung mama daw po niya namatay sa TV. Hindi naman nakakahawa ng TV. Ang problema, kumbaga sa sobrang lami na may TV sa Pilipinas, hindi mo alam kung sino. Ano, baka mamaya kasi may nakasalamuha o may naano, lalo na pag-ubo, may naipasa sa'yo. Hindi naman pala ng mama na nakahawa. Hindi siya ng mama na nakakahawa. Nakakahawa. Hindi na po. Ito man. Sobrang lami ito. Ganun pa rin, usually pag after, ano, maganda makita to ng ortho. Kasi baka mamaya, madalas ba talaga lakad or ano, sa bahay lang naman? Kasi baka mamaya, lalong ma-aggravate, lalong sumakit, or lalo na kung lakad ng lakad. Pahingahan mo muna, ma'am, ano, Mama Rivi, ha? Kasi kung sasakit yan, lalo na kung mukhang wala namang bali, walang fracture, ano, ang problema natin, mukhang yung ugat, yung litid, may naipit. Hindi natin kasi sure ba mamaya natatilo ka, ano, hindi mo lang matandaan or ano, hindi mo maalala. Pwede kasing dati pa, matagal pa, ano, sumakit lang siya. Siguro nung una, tolerable pa, kaya pa, ano. Kasi wala naman ang iba nakikita ang problema. Ang pinaka-problema mo pag ginaganon, medyo masakit. May resistance ka eh. So baka kaya talaga nilalabanan mo. Pero yung pag ganon, wala problema. Kung more on muscle relaxant, tapos pain reliever. Pag after 2 weeks, ganon pa rin po. Advice ko, makita kayo ng ortho. Para matulungan tayo. Pero ang pinaka-ganon pa, ipahinga mo muna. Ha, huwag ka muna magparalalakad. Ano? Tapos ay may bigyan na lang din akong gamot, ma'am, ha? Kapag karesetahan kita. Ito ho, makukuha nyo naman may yung official result sa launa. Na hindi TV ang narandaman mo. Bukas YouTube na lang din tayo. Ito meron naman ito sa launa. Tara dyan sa sipon mo. Tamings lang, ha? Baka mamaya kasi yung pangyayat lang din. Ano? Pagod po yan. Ano? Once a day lang. Once a day lang naman pa isang tableta. Tapos ito, para doon sa ubo, sipon mo. Yung isang sachet, ito na, huwag mo sa kalahat yung basang tubig. Once a day lang din ito, inumin mo. Kahit tuwing breakfast mo na ito, inumin. Pagkakain ng agahan. For 1 week lang naman ito. Tapos ito, yun sa gene expert, sa laboratory, sa taas, i-instructed kaya. Kung paano yan. Yung expert, malalaman po kung yung sa asthma. Expert yung sa TV. Sa TV. TV talaga. Kasi papasok yung symptoms niyan eh. Ay, magpa-check. Advice ko, makita kayo ng ortho. Para siya. Check natin.
So, ayan nga po, nalaman natin yung result. Okay naman yung result dito kay Bumbay, no? Okay naman at wala namang nakitang problema. Although, baka meron lang ugat na naipit o natapilok si Bumbay, kaya ganyan na namaga, no? Pero, binigyan naman siya ng pwede niyang inumin na gamot. At si Madeline is niresetahan din ng gamot sa sipon at saka yung sa pagpupuyat niya, no? Parang vitamin siguro yun, vitamin C. At isa pa, wala naman nakita dun sa x-ray, pero ang nirecommend ng doctor is magpa-laboratory pa siya dun sa Genix, ang tawag dun, para malaman kung meron siyang TB or iba pang sakit, ganun. Kasi sila ang expert dun, Genix expert, ba tawag dun? Basta yun mga kasupe, no? So, eto si Mr. Benteboy, napakabait no, mga kasukay, kasi lagi niyang dinadalaw, binibisita, dinadalhan niya ng mga grocery, itong magkakapatid. Siya talagang, yung suporta niya dito sa kila Bumbay, ay talagang nag-aalala siya kapag merong problema sila. At itinext itong si Mr. Benteboy, agad-agad naman siya pumupunta ng mga kasukay, mga kalingap. So, may napansin ako dito sa vlog niya, no? May nakalagay doon na huling vlog ko na ito sa kanila. Bakit kaya mga kasukay, mga kalingap, no? At napansin ko din, nag-lip siya sa GC. Dalo kasing GC namin, mga kasukay, at nandoon din si Mr. Benteboy, nag-lip po siya doon. Pero inaad uli siya ni Kuya Bal. Hindi ko alam kung bakit. O dahil may vlog siya kay Demi na marami yung nagbabasa kanya, sige, napagsabihan siya ni Kuya Bal, ganon. Pero hindi naman yun, napakasimple lang naman yung ganon talaga, no? Huwag naman sana niyang dibdibin yun, mga kasuki. At isa pa siguro, baka napanood niya yung vlog ni ni Kalinga Frab nung nakaraan. Pero ang ano ko naman kay Mr. Benteboy, napakasipag po niya, no? Talagang one call away, especially dito sa Bombay sister, no? Kapag may problema, agad siyang pumupunta. Tinutulungan niya itong mga Bumbay. So, napansin din natin, mga kasukay, mga kalingap, na yung comment section ay naka-off din po. At yung in-upload niya ngayong araw is about sa Taiwan, yung Lindol. So, yun yung upload niya na napanood ko din kanina. Kaya nagulat ako bakit chineck ko uli yung vlog niya. Yung thumbnail niya kasi nakalagay doon, huling vlog ko na ito sa kanila. Sa Bumbay sister, no? So, hindi natin alam kung ano yung nangyari kay Mr. Benteboy. Sana huwag naman siya umalis sa Kalingap, no? Siguro, ano lang yan, nagdamdam lang siya. Hindi natin alam. Siguro, nagdamdam nga siya, no? Yung opinion ko lang, yung nasa ano ko lang. Kasi, bakit siya maglilip sa GC? Kasi naglip siya, ibinalik siya ni Kuya Bal. naglip ulit siya dun sa isa, ibinalik ulit. Sana, siguro nagdamdam nga siya, mga kasukay. Sana naman is, si Mr. Benteboy ay, baka ano lang, wala sa mood nun. Kaya nung napanood niya yun is, nagdamdam din siya. Hindi natin alam, no? Malalaman natin yan, sana mag-upload ulit siya, mga kasukay, mga kalingap, no? Kasi, napakasipag po niya, no? Sabi nga niya is kahit na hindi siya gaano nakakapag-vlog kung minsan kasi wala nang kulang talaga sa financial. Siyempre kapag nagba-vlog ka, hindi pwedeng wala kang dadalhin dun sa mga pinupuntahan mo, diba? So buti na lang doon kila Bumbay sister is may mga sponsor na tumutulong sa kanila, no? Mahal kayang magpa-check up, no? Lalo nagpa-check up kay Madeline, kay Bumbay, no? Tapos bili pa ng gamot. So, mahal talaga, no? Lalo na kung wala kang financial na nakalaan para sa kanila, no? Kaya sana si Mr. Benteboy ay kung magtampo man siya or may napanood siya na hindi niya nagustuhan, ano na lang, no? Huwag niyang damdamin. Ganon talaga. Minsan may nasasabi na nakakasakit pero huwag damdamin. May ganon talaga minsan ang mga pangyayari, no, mga kasukay. Napakasabait niya si Mr. Benteboy, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya antayin natin, sana mag-upload uli siya, no.
So, ayan, yan lang po yung observation ko, mga kasukay, mga kalingap. Siguro naman po ay naobserbahan nyo rin po yun, bakit naka-off yung comment section dito sa upload niya, dito kay La Bumbay, no, mga kasukay, mga kalingap. So, sana mag-upload ulit si Mr. Bente Boy. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!